Praise the Lord! Tayo po ay magpapasimula sa ating napakahalagang gawain sa umagang ito at purihin natin ng Panginoong Diyos sapagkat araw-araw ay binibigyan niya tayo ng ganitong pagkakataon na kung saan ay talaga naman na tayo ho ay nagpupuri sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya't ang Panginoon na ito na laging maasahan natin ay tunay na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay magpatuloy sa ating gawain at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ano po? Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan, at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo. Muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay narito muli upang maglingkod sa Diyos at magministeryo sa bawat isa sa atin. Kung kahit saan man kayo naroon sa pagkakataon na ito, sa bawat sulok nitong pinakamamahal natin na bansang Pilipinas at gayon din sa buong mundo, ay tanggapin niyo ang aking nasabing pagbati sa inyong lahat. Kaya narito po muli ang Ride On Ministry Episode 25.5, ano? Ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Dakilang Ama at makapangyarihan sa lahat, Ikaw na siyang nagbibigay sa amin ng kabusugan ng aming espiritual na pamumuhay. Ikaw o Diyos na nagbigay ng kapayapaan at kagalakan sa buong magdamag na aming pagtulog. At Ikaw o Diyos na siyang gumising sa amin sa napakagandang umagang ito. Ay tunay o Diyos na Ikaw ay dapat namin na talaga naman na aming papurihan sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nga po, kami po ay pagkalooban ng inspirasyon, ng gabay at kalinga ng inyong banal na Espiritu. Nang sa gayon ang aming gawain sa umagang ito ng Ride On Ministry ay tunay o Diyos na makapagbigay sa inyo ng ibayong
kalwalhatian sapagkat walang ibang aming pinupuri, sinasamba, kundi ikaw lamang tanging nag-iisang Diyos na buhay na nahayag sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya't lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Bago tayo magpatuloy, ay tayo po ay ngumiti muna at atin pong ibigay yung pinakamatamis na ngiti natin at kagalakan sa bawat isa upang sa ganon ay sa harapan ng ating Panginoong Diyos ay nalulugod ang Panginoon na sa gitna sa kabila ng mga pagsubok ay meron pa rin tayong mga matatamis na ngiti na lumalabas sa ating mga labi at gayon din sa ating mga physical expression. Kaya nga po, ngiti lang tayo, no? Sa mga panahon na ito, sa ngayon ay talaga naman madama natin ang banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Ang aking misis ay talaga namang ngumingiti siya ngayon, yung aking biyanan, ha? Tumatawa siya sila, kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. At siyempre, gayon din kayo at nakangiti kayo at tumatawa rin. Kaya purihin natin ang Panginoon at awitin po natin itong As We Gather. Ano po? As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. That as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. This steadfast love of the Lord never ceases. Mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Saan pa po mga kapatid, mga kababayan at mga ka-right on sa ating Panginoon? As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. This steadfast love of the Lord never ceases.
natin ang ating Panginoong Diyos sa napakagandang gospel song na yan. At tunay nga na bawat umaga sa ating mga buhay, pagkagising natin ay talaga naman yung ating mga espiritu at gayon din ang espiritu ng ating Panginoong Diyos ay patuloy na kumikiros at nag-i-intercede at binebless po tayong lahat sapagkat yan ang naisin ng Panginoon sa bawat saglis ng ating mga buhay ay nakakapilas tayo ng ating Panginoon, gayon din po tayo na kanyang mga nilalang. Kaya't ang bawat dumarating na araw sa ating mga buhay ay naghahatid po ng talagang katakilaan ng katapatan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya ating pong patuloy na pupurihin at pasalamatan, walhatian ng ating dakilang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Kaya huwag po tayong magsasawa, mga kapatid at mga kababayan, na ating pong inihahayag ang ating mataos-pusong pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat tunay nga naman na napakabuti ng ating Panginoon. Kung kaya't ang Panginoon na ito ay patuloy na nagpapakahayag sa ating mga buhay, kaya ang ating pong panghahawakan ng mga salita mula sa banal na kasulatan sa buong araw na ito at gayon din sa buong magdamag, ano po ay masasampungan natin doon sa awit o kaya Psalms chapter 92 talatang 1-15. At ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan at ating pong namnamin ang bawat kataga na sinasabi nito. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi purihin ng ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niya'y wagas at dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salterio. Sa magandang himig ng tugtugin liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahangahanga sa lahat ng ito. Ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila kay dakila Yahweh ng iyong ginawa. Ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman, hindi malilirip, ni maunawa ng sinumang mangmang. Ang mga masama kahit na dumami sila may umunlad, iyong sasapitin nila't hahantungan ay pagkapahamak, sapagkat ikaw lang Yahweh ang dakilat walang katulad. Nababatid namin lilipuling lahat ng iyong kaaway at lahat ng taong masama ang gawa ay mapipigilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan iyong dinaranas. Aking nasaksihan iyong pagkalupig ng aking kaaway. Pati panaghoy ng mga masamay aking napakinggan. Katulad ng palma ang taong matuwid, tatatag ang buhay parang mga sedro, kahoy na Libano lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos.
sa banal na templo ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag. Ito ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo ng Panginoon, tunay na matuwid. Siya kong sanggalang. Matatag na batong walang bahid. Dungis. Pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na naibasa at ating pong narinig sa napakagandang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ang kabuuan ng tekstong Psalms 92 o Awit 92 verses 1 to 15 ay inihayag po ng sumulat ang salmista sa pamagitan ng awit na tunay na kanyang inihahayag sa madla, ang tunay na pagdakila sa buhay na Diyos na si Yahweh, na sa buong kasaysayan ng bayang pinili ng Diyos ay tunay nga naman na ang Diyos ay hindi nagkulang. Ang Diyos ay hindi nagpabaya. Kahit na sa panahon na mayroong digmaan, kahit na sa panahon na ang bayang pinili ng Diyos ay dumanas din nang sila'y matapon sa Babilonya. At nadanas din nila ang iba't ibang klase ng pagsubok sa kanilang mga paglalakbay at sa kanilang pakikibaka sa buhay na ito bilang bansang pinili ng Diyos. Pero ang kainaman sa mga lingkod ng Diyos sa mga panahon na ito, katulad po ng salmista, ang Haring David at sila na mga pinili ng Diyos mula pa sa pasimula, at gayon din magpahanggang sa kasalukuyan sa iba't ibang bansa, ay tunay nga naman ng paglapit at pagbibigay ng kaluguran at kalwalatian at pagdakila sa Diyos na buhay ay hindi po natatapos sapagkat yan ang dapat natin nagawin bilang mga nilikha ng ating Panginoong Diyos, na siya po ay ating pupurihin, na siya po ay ating sasambahin, wawalhatiin at paglingkuran ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa sa espiritu at sa katotohanan. Mga kababayan, mga kapatid at mga ka-ride on sa ating Panginoong Hesukristo, there are many ways of how can we express our praising, worshiping, and our expression of acknowledging the greatness and faithfulness of God to each one of us. At yan ay napakagandang ating pong gagawin. Hindi lamang sa umaga, hindi lamang sa araw, hindi lamang sa gabi, sa buong magdamag, kundi sa bawat saglit ng ating mga buhay, ay nagpapahayag nawa ng ating katapatan na tayo po ay hindi nagsasawa, na pinupuri, pinapasalamatan, sinasamba at dinadakila si Yahweh, ang Diyos na buhay, na ating pong laging pinamamalas sa Kanya, na tunay na siya po ay minamahal natin tunay, at siya ay ating namimis sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na. Tunay nga ba, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoon, na lagi natin namimiss ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya? Natin pong
talagang hinahanap lagi ang kanyang pag-iingat, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang pakikipisan sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, gayon din sa ating bayan, at gayon din sa ating bansa. Kaya nga ho, atin pong i-intercede at i-acknowledge at yakapin ang mga sinasabi ng salmistang ito bilang pagpupugay at pagsaludo sa ating dakilang Diyos. Kung kaya't ang paninindigan at pagkilala ng salmistang ito ay ang Diyos na ito ang siyang nagbibigay ng kalaguang mainam sa mga punong kahoy, sa mga pinagmumulan ng ating mga ikinabubuhay sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. At gayon din sa mga pananim. Kaya ating pong alalahanin sa panahon ng pagsubok na ito ang mga matatapat, mga masisipag at mga farmers, mga mangingisda sila na nagpapagal ng kanilang mga buhay kasamang kanilang mga pamilya at maging sila ng mga naglalakbay upang maiparating ang mga bunga ng kanilang mga pananim. Oo, aming Diyos, pagpalain mo't tulungan ingatan ang lahat ng mga magsasaka, mangingisda at sa lahat ng mga naghahatid ng mga pagkain, ng mga gulay, mga prutas at gayon din ng mga karne na kailangan sa iba't ibang dako ng Pilipinas at gayon din sa buong mundo. At gayon din sila na nandyan sa mga palengke na nagtsatsagang nagtitinda at gayon din sila na mga umiikot na mga mobile market, yung kadiwa. Na bumalik na yung kadiwa sa panahon ng yumaong Presidente Marcos. Kaya pasalamatan natin ang lahat ng mga ito na kinakasangkapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, sa panahon ng pagsubok na ito, patuloy po natin na i-pray, ipanalangin ang mga mangingisda, ang mga magsasaka, at ang mga nagpapagal upang sa ganon ay mabigyan ng pagkain ang bawat hapagkainan ng bawat pamilya sa lahat ng sulok ng daigdig na ito. Kaya we claim and we pray always to the Lord that the Lord Jesus Christ will continue to bless all the farms and farmers, all the rivers and all the oceans, at maraming mga pag-unlad, maraming mga aanihin upang sa ganon ay hindi po tayo mawawalan ng makakain sa araw-araw. Kaya nga yung sinasabi ng salmistang ito doon sa verse 14, tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag, ang mga dahon nito ay laging sariwa. At yung karugtong na talata sa panghuli, verse 15, ito'y patotoo ng Panginoon, tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Praise the Lord, hallelujah, for this truthful declaration of this psalmist. Kung paano ang mga pananim, ano po? Ay habang tumatanda ay lalong lumalago at nagproproduce ng mga bunga nito at patuloy na napapakinabangan. Gayon din po tayo na mga tao na nilikha ng Diyos. Ano po? Amen sa ating Panginoong Diyos. Na habang ang bawat tao sana habang tumatanda siya ay lalo siyang tumatatag
lalo siyang tumitibay at lalo siyang nakapaghahatid ng mabungang kapahayagan ng kanyang mga bunga na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Kaya, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride on sa Panginoon, at this moment in time, I remember all the senior citizens at gayon din ang mga 40s patungo dyan sa senior citizens na sa kanilang mga paglalakbay sa mga nakalipas, ano po, hindi natin matatawaran na marami dyan na kahit sila'y matatanda na katulad ko, ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa at patuloy pa rin na nakikibaka sa buhay na ito. Patuloy pa rin na nakikibaka sa digmaan na ating hinaharap sa panahon na ito. Dahil alam natin lahat, mga kapatid, mga kababayan, at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos, yung sinabi doon sa John chapter 15, basahin natin yon, nang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ano po? Kapag ang mga sanga ay tuyot at hindi na nagbubunga, ay pinuputol ng Panginoon at sinusunog. But praise the Lord! Hindi natin hinahayaan na nalalanta at nawawalang kabuluhan ang ating mga sanga, ang ating mga dahon, kundi patuloy natin sinisikap na lalong magbunga, nang sa gayon ay lalo tayong makatulong sa ating kapwa. Kaya amen sa Diyos, tuloy ang pagbunga. Kahit na sa panahon ng pagsubok na ito, kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Bakit ganon? Sapagkat meron tayong buhay na Diyos na nagpapasariwa sa atin. Meron tayong buhay na Diyos na nagpapatatag sa atin. At meron tayong buhay na Diyos na nagpapabunga sa atin. At meron tayong buhay na Diyos na nagsasabi na hindi lamang tayo ang nangabubuhay sa daigdig. Tayong lahat ay merong pananagutan sa isa't isa. Ay lagi nating alalahanin ang tema ng ating bansa sa kasalukuyan, Bayanihan to Heal as One. Bayanihan together in the Lord, in our God Almighty, we can be able to overcome this world. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, my dear brothers and sisters in the Lord, sabihin natin ng malakas na amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, tayo po idadako sa ating panalanginan sa pagkakataon na ito. Meron tayong mga kapatid na hindi man natin mabanggit ang lahat ng kanilang mga pangalan sapagkat hindi naman natin kilala lahat o hindi naman ipinarating sa atin na birthday nila sa araw na ito. Ay meron po akong natunghayan na nagse-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Walang iba kundi ang mga sumusunod kahit ipinapaabot natin ang ating pagbati and best wishes sa kanila. Kay Agnes Tabius Corpus ng The Good Samaritan United Methodist Church dyan sa Quezon City. At gayon din ang kapatid na Danica Wenceslao
mula sa Bethany Methodist Church, dyan po sa Hermosa, Bataan, as per prayer request of Reverend Luis Cruz. At gayon din ho ang Deaconess Pauline Watko Salamanca. Ito po ay dating diakonesa ko po ito nung ako po ay district superintendent ng Quezon City District ng Philippine Annual Conference East. At ito ay naging isang annual conference ang distrito na ito. Kaya pinaparating natin ang pagbati. Siya po ay nasa Capas, Tarlac. At siya po ay diakonesa at nagtatrabaho dyan sa Department of Education, ang isang paaralan. At gayon din mula kay kapatid na Lynn Lasso Alonso dyan sa Lawag City, Ilocos Norte. At gayon din po ang kapatid na Orlan Manlukot. At gayon din po ang kapatid na Rowena Rambak Bumanglag dyan po sa San Mateo, Isabela. At gayon din po si Jolas Rogelio Payoyo Lazaro Jr. dyan sa San Mateo, Isabela. At gayon din po si Jingjing Libertad mula sa Malaybalay, Bukidnon, Mindanao. At gayon din po ang kapatid na Joseph Eugenio mula sa bayan ng Valencia sa Bukidnon, Mindanao. At gayon din po ang kapatid na Romeo Valdez dyan po sa General Santos City ng Mindanao. At gayon din ang kapatid na Sid Di Guzman ng Santa Cruz sa Laguna at dyan din sa El Rey United Methodist Church. At gayon din po ang kambal na mga anak ng mag-asawang Pastor and Mrs. Mency Caspe dyan sa bandang Kalasyaw, Pangasinan na nagse-celebrate ng kaarawan 21st celebration ng kanilang birthday na si Iris Nicole o Nicole Caspe at si Kat Caspe. Ito po ay magkamukha, ano pa? Ewan ko kung kamukha ng mag-asawa, ano po? At gayon din po ang kapatid na Lord Corpus ng San Mateo, Isabela. At alam ko po na there are others who are indeed celebrating also their birthday in their respective homes. And even those who are celebrating their wedding anniversary today or any special occasion, no? Exclusively within their family circle, sapagkat bawal naman na magtipon-tipon sa labas ngayon to celebrate birthday, ay pinaparating natin ang ating pagkikiisang pagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buhay. Kaya ipanalangin po natin lahat ng mga birthday celebrants and wedding anniversary celebrants. Manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, tanggapin po ninyo ang aming samang-samang panalangin para po sa lahat ng celebrate ng kanilang birthday, wedding anniversary, or any special occasion. Sa bawat celebrator na ito within their respective family circles. In Jesus' name we pray. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ho, meron po akong natanggap na prayer request mula kay kapatid na Corazon Navarro ng Capitol Methodist Church yan sa City of Balanga, Bataan as of 8:30
31 this morning. At mainit na mainit pa ito, itong prayer request na ito. At ang kanyang sinabi, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Jesucristo ay, please pray for my loved ones in the United States of America. Medical frontliners. At ito po yung kanilang mga pangalan. Oliver Llenado, Fe Nunan Llenado, Joel Manglikmot, Darrell Manglikmot, and Dina Manglikmot. At isama natin sa panalangin ng mga ito, saka natin ipagpatuloy yung karugtong ng prayer request niya. At isama na natin lahat ng mga frontliners saan man dako sa mundong ito at maging sa Pilipinas. Ano po, mga medical doctors, nurses, social workers, at gayon din yung mga kapulisan, ang mga armies, at gayon din yung mga LGUs, yung mga nasa DSWD, yung mga security guards na kinakasangkapan sa ganon, mga drivers na kinakasangkapan, mga utility persons sa bawat hospital at iba pa, sama natin lahat yung mga frontliners. Manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, please hear our prayer. Have mercy upon all of these frontliners being requested to pray. Lahat, Panginoon, sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas, at gayon din ang mga prayer requests ng kapatid na Corazon Navarro, Oliver Llenado, Penunan Llenado, Joel Manglikmot, Darrell Manglikmot, at Dina Manglikmot. In Jesus' name, we pray. Amen. Ang karugtong ng kanyang prayer request na mahal sa buhay din na nasa Estados Unidos, yung grab and go food distribution, ang kapatid na Louie o Lori Nunan na Manglikmot. Ibig sabihin na ito po yung mga talaga naman mga kapatid natin na naghahatid ng mga pagkain sa bawat pamilya na nag-o-order mula sa iba't ibang mga restaurants. Kaya isama po natin sa panalangin lahat sila na mga grab, ano po? Lahat sila na, ano pa yung isa? Yung angkas. Ano pa yung isa? Meron pang na? Lalamog. At meron din mga personalized na mga may-ari na sila din po na nagdadala ng pagkain. At isama na rin natin yung mga nasa ospital na nagluluto. At sa mga nagluluto sa mga restaurants at gayon din sila na naghahatid ng pagkain ano po sa bawat ospital, sa bawat pamilya na sila iingatan, ililigtas sa COVID at pagpalain ng kanilang mga pamilya, tayo po ay manalangin. Thank you.
In the mighty name of Jesus Christ, we indeed pray and intercede for this prayer request for kapatid Lori Nunan Manglikmot, somewhere in the United States working in a food distribution grab and go. At lahat din, Panginoong Diyos, nang may kinalaman sa distribution ng pagkain at maging sila ng mga nagluluto at nagseserve sa lahat ng pagamutan at establish sa simento na kinakasangkapan sa mga panahon na ito, sila din ay frontliners. In Jesus' name we pray. Amen sa ating Panginoong Diyos. And in continuation of Sister Corazon Navarro sa prayer request, pakisama na rin ho Remigio Nunan, na ito ay madalang na ho madalaw kahit dahil sa enhanced community quarantine. Salamat ho, God's divine protection be with us all. Ang kapatid na Remigio Nunan ay nandyan sa isang home care dyan po sa bandang Quezon City, kaya isama po natin sa panalangin. And that will include all patients na nandyan sa hospital at mga nandyan sa kanilang mga tahanan na sila po ay nagpapagaling, that the Lord will indeed sustain the knowledge and wisdom and the ways and means of how these people who are at the midst of illnesses, sicknesses, ay kanilang mapagaling to the power and all of these facilities and medicines and food na kinakasangkapan. Kaya manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus Christ, please hear our prayer. Have mercy upon all of these who are at the midst of sicknesses, illnesses, and disabilities, like Brother Remigio Nunan and all others in the hospitals, medical centers, home centers, and even those who are at the respective homes. We pray, and all of the doctors and all of whom you indeed using them for this medical treatment for them. In Jesus' name we pray. Amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din ho mga kapatid at mga kababayan sa ating Panginoong Diyos, let us seriously pray for the Philippines, the entirety of the Philippines through the leadership and governance of our beloved President Mayor Rodrigo Roa Duterte and all his cabinets from the respective departments, agencies of the Philippines, down to all regions, to all provinces and cities and municipalities and barangays and sitios and every family, especially the interagency task force tasked by our president, and also the chief implementer, itong quarantine na ito, General Galvez, and all others collaborating for the implementation of a successful response to this reality that we are experiencing in. At gayon din ang Department of Health, ano po?
sa pangunguna ng Secretary Duque at sa lahat ng mga iba't ibang mga development na ginagawa, inihahanda na mga gagamitin sa quarantine, like PICC, like the Rizal Stadium, at gayon din yung itong World Trade Center at Morato Stadium at lahat ng mga facilities in Metro Manila, Luzon, Visayas, in Mindanao, nawa ay the smooth and past completion of all of these projects para itong sama-sama natin paglaban sa COVID-19 at gayon din po ang DILG. Ano ba? Sa pangunguna ng Secretary Anyo at gayon din po ang DSWD at itong Philippine National Police at gayon din ng Philippine Armed Forces of the Philippines. Panalangin po natin, mga kababayan at mga kapatid at mga ka-ride on sa ating Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, please hear our prayer. Have mercy upon us all, especially these indicated different agencies, departments, and task forces being uttered to you, O God, as our prayer requests. To the leadership of our beloved President Mayor Rodrigo Roa Duterte, may grant, O Lord, the response to all of this for the smooth and successful implementation of all these acts of Bayanihan to Heal as One against COVID-19. In Jesus' name we pray. Everybody will say Amen. Gayun din ho, idulog natin sa ating Panginoong Diyos na lahat po ng mga tao mamamayan sa buong mundo, especially in the Philippines, na exercise sa panahon na ito. Ano man ang kalagayan natin sa buhay natin, estado, ano man ang posisyon natin, na dumaloy sa ating mga isipan, sa ating mga puso at buhay, ang pagiging mababang loob sa harapan ng ating Panginoong Diyos at gayon din sa bawat isa sa atin. At gayon din po na huwag sana pong magpanik. Huwag po sanang maging matigas ang ating mga ulo. Huwag sana pong maging pasaway tayo. Kundi sumunod tayo sa mga tagubilin alituntunin ng enhanced community quarantine. Pati na yung mga personal and physical hygiene na ipinapatupad sa atin. Katulad ng paghuhugas ng kamay gamit ang sabon, alcohol, sanitizer. Katulad ng pananatili sa loob ng ating mga bahay at yung pagpapatupad ng physical or social distancing at pagtakip ng ating mga bibig kapag tayo ay nababahing o nauubo. At
Gayon din, yung pag-disinfect sa mga bagay-bagay na ating pong hinahawakan lagi. At yung laging iisipin natin ang kapakanan ng ating kapwa. At gayon din, isama na natin sa panalangin na sa panahong ito at sa lahat ng panahon, wala sanang mga magiging kurakot sa kapirahan ng bayan at gayon din sa mga relief. Kaya ipanalangin po natin lahat ang mga bagay na ito sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, please hear our prayer requests and prayers and interceding. Have mercy upon us all, people of the Republic of the Philippines, for us to have a discipline and humility, humbleness, and willingness to follow and observe all the rules and regulation policies under the enhanced community quarantine. And likewise, even in other nations in the world, tulungan mo kami, O Diyos, at maging sila na gumagawa ng kababalaghan, corruption, at pangungupit. Sana po ay mag-isip-isip sila at hindi nila gagawin ito sapagkat hindi napapanahon ang pamumulitika sa panahon na ito at hindi panahon ng pagyayabang ang panahon na ito at hindi panahon ang pagiging matigas ng ulo sa panahon na ito kundi hayaan natin ng panahon na ito ay magiging panahon ng Panginoong Diyos upang tayo alalayan, tulungan, iligtas at paalalahanan. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Atin din pong ipanalangin, mga kapatid, mga kababayan at mga ka-ride-on sa Panginoon. Lahat po ng bansa sa Pilipinas, sa buong mundo. Lalo na ang mga nangunguna sa COVID cases na ito. Ang nangunguna ang United States of America, ang pangalawa, ang Spain, gayon din po ang France at ang China, at gayon din po yung Italy, pangalawa. Isama natin lahat sila, lahat ng mga bansa, na lahat tayo ng mga bansa, ay mapaglabanan natin ang COVID-19, pagpalain, pangunuhan ang mga presidente, mga ministers, mga leaders ng bawat bansa. At masugpo ng tuluyan ang COVID-19 na ito. Manalangin tayo at lumapit sa ating Panginoong Diyos. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, please hear our prayer. Have mercy upon all nations in the world. Nang sa gayon, Panginoon, ang pagkakaisa ang tulong-tulong sa pagsugpo
upang mawakasan ang COVID-19 na ito. At pamunuan, Panginoong Diyos, ang lahat ng namumuno sa bawat bansa ay tunay na magtatagumpay ang laban na ito. Sa pangalan mo, Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen. Atin din pong isinasamo sa banal na Panginoong Diyos ang ating patuloy na pakikiisang damdamin at paghahatid ng ibayong kalakasan at kaaliwan at pag-asa sa lahat ng mga pamilya ng mga nasawi nitong COVID-19, at ating silang sinasaluduhan, pinapasalamatan sa kanilang tapang at pag-aalay ng buhay sa laban ng COVID-19 na ito. Kaisama natin lahat ng kanilang mga pamilya. Manalangin po tayo. Yes, Lord, in your mighty name, please hear our prayer for all the families of 136 total deaths in the Philippines and 53,179 total deaths throughout the whole world. For your enlightenment, comfort, strength, and blessing and hope for all the bereaved families, wherever they are, in every place in the world. Panginoong Diyos, sila pong lahat ipinapanalangin po namin, and we continue to commit the souls, the spirits, and bodies of all these deaths, our heroes. In Jesus' name we pray. Amen. At ito po ang panahon na kung saan ay ilapit natin sa banal na presensya ng Diyos lahat po ng mga kababayan natin at lahat ng mga tao na kung saan ay na-infect ng COVID-19 na as of April 3, last night, according to the DOH and even from the research of Johns Hopkins University as being posted by the CNN Philippines, na merong total of 3,018 total COVID-19 cases in the Philippines, whereas throughout the whole world ay merong 1,017,693 total cases. Kaya ilapit natin sa Panginoong Diyos na sila pong lahat ay gumaling, na sila'y dulutan ng Panginoon ng kagalingan, ng kalakasan, recovery, good health, and wellness. Panalangin po natin sila. Yes, Lord, in the mighty name of Jesus Christ, please hear our prayer for all of these COVID-19 cases throughout the whole world. Have mercy upon all of them, wherever they are. At gayon din lahat ng mga hospitals, medical practitioners, equipment, facilities, and all others na kinakasangkapan mo. In the mighty name of Jesus Christ, we declare healing and recovery, good health and wellness.
Amen sa ating Panginoong Diyos. At tayo rin po ay dumulog sa ating Panginoong Diyos na ating pong ikinagagalak, ating pong ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Ang total recoveries from COVID-19 sa Pilipinas na total of 52. At gayon din na meron pong 212,072 recovered the patients from COVID-19 throughout the whole world. Ipanalangin natin sila, pagpasalamat natin sa Panginoong Diyos. At sila'y patuloy na dulutan ng kagalingan, ng kalakasan, at maayos na pangangatawan. Manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, please hear our prayer. We praise you and we thank you and we glorify your name for all of these recovered patients from COVID-19, not only in the Philippines but throughout the whole world. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Everybody will say, Amen sa ating Panginoong Diyos. And at this point in time, my dear brothers and sisters in the Lord, any personal or family prayer request that you would like to utter and request before the awesome presence of the Lord, that Jesus Christ, this is indeed the right time for us to bring all together to the Lord, that Jesus Christ, manalangin po tayong lahat. Yes, Lord, yes, Christ, please hear our manifold personal and family prayer requests at this point in time. Have mercy upon us all. In the mighty name of Jesus Christ, we declare your outright response to our pleas. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na amen sa ating Panginoong Diyos, sapagkat ang Panginoon na ito ang talaga namang nagbibigay ng ibayong kalakasan sa bawat isa sa atin. Kaya hindi po tayo magsasawan na nakikipag-ugnayan lagi sa ating Panginoong Diyos. Kaya tunay na ang Panginoon na ito ay hindi po tayo pinababayaan sa bawat saglit ng ating mga buhay, sapagkat ang Diyos na ito ay tunay na buhay at makapangyarihan sa lahat, at hindi niya tayo iiwan saan man dako tayo naroon. Ang Panginoon na ito ay lagi natin kapilas sa ating mga buhay. At nais kong mag-iwan ng isang biblical verse mula sa ating kapatid na Lolit and Chody Palma, somewhere in abroad, ano po, na everyday ang kapatid na ito nagbibigay po, nagpo-post sa akin ng ganyang kahaba na talaga naman biblical reflection. Aside from greetings
and biblical verse. At salamat sa kanya. At ang kanyang ibinigay itong umagang ito na biblical verse, and which is indeed related for our crisis that is going on throughout the whole world. Ganito pong sinasabi mula sa Jeremiah chapter 17 verse 14. Heal me, O God, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For you are my praise. Uulitin ko po. Heal me, O God, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my praise. Oh, praise the Lord for this wonderful, amazing, and enlightening verse from Jeremiah. Kaya purihin po natin ng ating Panginoong Diyos, at tayo po ay umawit ng isang imno na ito po ay talaga naman napakaganda, at akin pong pinupuri ang Panginoong Diyos na ito po ay old song na I have decided to follow Jesus, na ito po ay meron pong limang istansa sa wikang Tagalog. At you can pray and intercede with me, or you can simultaneously sing with me if you have the content, the lyrics of this song. At kung wala naman, ay just contemplating on this song. Pinasyahan ko sa aking buhay na ang susundin si Kristo lamang. Taos sa pusong siya ay susundin, di aatras sa pagsunod. Hindi uurong kahit laitin, kahit tawanan ay susunod rin. Si Kristo lamang ang kilalanin, mananakop ng salarin. Makikibak at titiisin ko ang pagkaglahi ng mga tao. Lakas ko't buhay, 10 talino, iaalay ko kay Kristo. Buhat ngayon ay si Kristo lamang ang susundin ko sa aking buhay. Dating ugali ko ay iiwan, at di ko na babalikan. Panginoon ko, awa mo tulong, huwag mong iwalay, awa ko't lungoy. Habang lakas mo ang aking baon, sa laban ay di uuro. Sa ating Panginoong Diyos, at yung sinabi sa bandang huling linya ng awiting ito, sa laban ay di uurong. Ibig sabihin nun, sa ating konteksto sa panahon na ito, sana ay walang uurong sa ating sama-samang laban sa COVID-19. We declare and we internalize and we
Indeed, the complaint to our team in the Philippines, Bayanihan to Heal as One. Kaya, purihin natin ng ating Panginoong Diyos sa napakagandang awiting ito. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkikibahagi sa ating Ride On Ministry episode 25.5 at sa inyong pag-like, sa inyong pag-comment, sa inyong pag-follow sa aking page at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode sa inyong mga kakilala at maging sa inyong mga hindi kakilala at gayon din sa patuloy na inyong pakikipag-pray at intercede sa ating mga panalanginan at gayon din sa mga messages ng ating Panginoong Diyos ay tunay na ako po ay sumasaludo sa inyo sapagkat lahat tayo ay mga frontliners din kahit tayo po ay nasa loob ng ating mga tahanan. Kaya kasama natin ngayon ang Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church ng Hermosa, Bataan at ang kanyang comment ay good morning po, more blessings sa inyong lahat. Good morning din Reverend Luis at more blessing din sa iyong pamilya at gayon din sa iyong ministeryo. At gayon din mula kay Agnes Aquino Javier, sangkaman naroon kapatid na Agnes, ay kitang-kita ka ng ating Panginoong Diyos at i-bless ng Panginoon ang iyong pamilya at gayon din ang iyong mga ginagawa sa pamilya mo and wherever you are. Ay nandoon ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ang kanyang comment po ay good AM Pastor. God bless po sa inyong sa ministry niyo. Maraming salamat. God bless you din, Sister Agnes. At gayon din ang wave ng ating Reverend Luis. Tignan mo rin ang aking wave. Hindi lamang sa iyo, kundi sa lahat sa atin. Yan ay wave of complimenting each other. Yan ay wave of love, wave of peace, wave of hope, and wave of prayer and interceding and malasagitan sa bawat isa sa atin. Ano po? Mula kay kapatid na Lodeline Salak Wenceslao dyan sa Bataan, ang kanyang comment ay good morning po, keep safe. Maraming salamat. Good morning din sa iyo. At gayon din ay keep safe din sa lahat sa inyo, sa inyong pamilya. At mula kay kapatid na Betty Jane Uzalia Berzosa dyan sa Ilagan City ng Isabela, ang kanyang comment ay to God be the glory, napakaganda ng Ride On Ministry niyo, Bishop. Kami ay napapalakas ang aming pananampalataya, bunga ng kapanatagan ng isip at damdamin. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Thank you very much for that very complimenting comment. And every day, every moment of our lives, we should always utter to God be the glory. At salamat po sa inyong patuloy na pag-pray at interceding na patuloy na magpapalakas. Gagamitin ng Panginoon ng Ride On Ministry. At gayon din po, kasama din natin ang kapatid na Anywhere Kelly, ano po? Wherever you are, sister, alam ng Panginoon, God bless your family at gayon din ang inyong mga kalusugan. Ingatan kayo ng Diyos. At ang kanyang comment ay, Amen, glory to God, to the highest God. We glorify your name, Lord Jesus. Thanks for your love. Thanks for your protection. Nasa panahong ito ngayon sa kinakaharap naming problema, lagi kang naririyan at meron pang karugtong at purihin natin ang Panginoong Diyos sa napakahalaga at napaka talaga namang nakapagpapalakas na complimenting comment ng karugtong nito ay kinakaharap naming problema ay lagi kang nariyan at kami ay inyong iniingatan.
Marami pong salamat, Bishop, sa patuloy ninyong pagbabahagi ng pagkain ng buhay na nagpapatatag ng aming pananampalataya. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God at purihin ng Panginoon. At gayon din ho ang added comment from Anywhere Telling, Amen. Always Amen to the Lord that Jesus Christ. Shout out to Lord, to the Lord Jesus Christ. Amen sa Kanya. At gayon din mula kay kapatid na Mirna de la Cruz, saan ka man naroon sa ngayon, ay pagpalain ng kamang Panginoong Diyos. Ingatan kayo dyan sa inyong pamilya at pagpalain ng bayan ninyo, probinsya ninyo. At ang kanyang comment ay, Lord, protect my knees as a front liner. Ano po? Si Lay Abigail Lay Pascual Acepcion and Jacqueline Louis Pascual. Ano po? Guide them, O Lord, all frontliners, keep safe in Jesus' name. Okay, we pray and intercede for this prayer request of Sister Mirna de la Cruz in praising your name and for this prayer request for your safety, for your protection and salvation upon Lay Abigail Lay Pascual Acepcion and Jacqueline Louis Pascual and all other unindicated names of frontliners. In the mighty name of Jesus Christ, we pray in Jesus' name. Amen. At gayon din po, added comment from Jodeline Salak Wenceslao. Thank you po sa pagbati kay Danica Wenceslao, karawan niya ngayon. Welcome po at pagbati muli sa kapatid na Danica sa kanyang kaarawan. God bless. At mula kay kapatid na Lali Sare Acevedo from Project 7, Quezon City. At purihin ng Diyos na patuloy na nakarigover ang kapatid na ito. Pinapagaling ng Panginoon. Ang kanyang comment ay, Bishop Lito Tangonan, good morning po. In the name of the Lord, please pray for me for my complete healing. Thank you po. Amen and amen. In the mighty name of Jesus Christ, we pray for your personal prayer request, Sister Lali Acevedo, dyan sa Project 7 Quezon City, na ikaw ay patuloy na pagalingin, palakasin, at alisin ano namang pinanggagalingan ng karamdaman at makarecover ka totally at magmay pagpatuloy mo ang iyong pagtuturo sa paaralan dyan sa Project 7 na Quezon City. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. And Sister Lali, regards to the Acevedo sisters, ano? Mga dating membro natin sa The Good Samaritan United Methodist Church, at mula kay Kerosene Shalom Tangonan, ito po ay nag-iisang anak ni Bishop Lito Tangonan at Jean Grace Domingo Tangonan. Salamat sa iyong panonood. Ang kanyang comment ay, be a blessing to others through Christ by sharing this live stream to your family, friends, co-workers, churchmates, and others. Thank you very much for this comment, my beloved son. At may the Lord continue to bless you and also your ministry. At gayon din po ang palagi ang aking ka-chatmate from Bohol, ano po? Bohol, Visayas, na ito po ang kapatid na MJ Villar, may Joy Villar, kalimutan ko yung pilyado mo na, ano po? Tambanillo. Ano, ito po ay ang mag-asawang ito ay aking pong kinasal dyan sa Hilltop, ano? Hilltop United Methodist Church nung panahon ako po ay district superintendent dyan po sa may bandang Kaingin, ano po, sa bandang Diliman, Pansol Diliman na Quezon City, at nandiyan, sila po ay taga dyan sa Bacolod City, at ang kanilang work at paninirahan dyan po sa Bohol.
At ang pamilyang ito, kinakasangkapan din ng ating Panginoong Diyos sa kanilang fellowship na ginagawa dahil lamang sa ito po ay natigil at nandun yung kanilang prayer na magpatuloy yung kanilang ministry dyan sa Bohol. At ang aking sabi nga kagabi na sana kung matapos itong ating COVID-19 ay makapasyal dyan sa Bohol at kayo'y madalaw at kung merong posibilidad na may pagpatuloy yung ministry dyan ay purihin natin ang Panginoon at ang kanyang comment ay salamat po Bishop Lito. Ang ako po'y natutuwa na may ride-on ministry po na patuloy kang nagbabahagi ng pagkain ng buhay na nagpapatotoo sa aming mga nagpapalakas sa aming mga pananampalataya at kay Lord. Kaya pagpalain ka po ng may kapal. Thank you very much for that complimenting comment, Sister MJ Villar. At pagpalain ka ng Diyos, gayon din ang iyong pamilya at gayon din yung ministry niyo at ginagawa niyo dyan. At God bless the entirety of Bohol. Sa ngayon ay wala pa hong COVID-19 dyan. Kaya praise the Lord. Mula kay kapatid na Hanely Kaimi Asuncion Isgeran ng City of Bacoor, Cavite. Ang kanyang comment ay, good morning, Bishop. Continuous protection for my family, relatives, and friends. Healing for those who are sick to all over the world. And that God will provide of all our needs. Thank you for that prayerful request that the Lord will indeed provide our needs. And even healing for all those who are being infected and for those who are at the midst of PUI and PUM in the quarantine period at gayon din ng continuous protection ng ating Panginoong Diyos sa pamilya mo at sa lahat ng pamilya, relatives mo at sa lahat ng relatives mo at gayon din sa lahat ng ating pamilya. At good morning din and God bless you. At mula kay Reverend Jimmy Sembrano ng Mount Pisgah United Methodist Church dito sa City of Bacoor, Cavite. Ang kanyang comment ay praying, watching. Thank you very much, Reverend Dr. Jimmy. God bless your family and your ministry. At mula kay kapatid na Dali Requinton Mendillo dyan po sa Cabanatuan City, the better half of Reverend Eugene Mendillo. At salamat po sa panonood, sa wave, ano? At purihin po natin ang Diyos. Please extend my greetings and regards to Reverend Dr. Eugene and your family. At mula sa ating isa sa ating mga top fan, Dr. Patricinio Boyet Serranilla, somewhere dyan sa Barangay Militar ng City of Palayan, dyan sa Port Magsaysay. At Basugid na kaanib at leader dyan sa Galilee Methodist Church. At God bless your family and your church at gayon din ang buong City of Palayan and the whole of Nueva Ecija. Salamat sa comment. Ang kanyang comment ay, amen, the great physician is our God. Amen sa Panginoon. We indeed talaga naman claim and believe that our great physician and healer is no other than the living God, the Almighty, manifested in Jesus Christ and being at work always to the power and presence of His Holy Spirit. Alam ko na meron pang mga ibang mga comments na incoming at maraming salamat sa kanilang lahat. At gayon din sa mga kapatid natin na hindi po nagkaroon ng pagkakanos na sila ay magpadala ng kanilang comment, katulad po ng kapatid na Araceli Vicente, somewhere in the United States of America. At gayon din kay kapatid na Elisa Di Guzman, somewhere in Canada, pero nandito sa ngayon sa Pilipinas. At nasa Quezon City. At gayon din ang kapatid na Corazon Navarro dyan sa City of Balanga. At gayon din po kay Pastor Jun Caballero Abagon ng Open Heavens Methodist Church dyan sa
sa Iloilo at gayon din po ang kapatid na Cora Pascual dyan sa AIM Luwakan, Dinalupihan, Bataan. Kapatid na Susan Salanga dyan sa Malabon Central United Methodist Church, Malabon City. At gayon din po ang kapatid na Ricardo Latawan dyan sa Maribela sa Bataan. At kapatid na Yolanda Mamuri Dalepusa, ang asawa ng ating Reverend Mamerto Dalepusa dyan sa bandang Sambales sa Bataan. At gayon din po ang kapatid na Reverend Sunny De La Peña ng United Methodist Church yan sa Valenzuela City, Metro Manila. At gayon din po ang Architect Rod Lagman ng Trinity Methodist Church ng Punturin, Valenzuela City. At lahat ng mga incoming comments at gayon din ang mga comments na yan at mga nag-likes, maraming salamat po sa Panginoon sa inyong lahat at gayon din sa inyong panonood, pagsusubaybay at pagtangkilik sa Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship and Prayer. Kung kaya't ating pong tanggapin ng banal na benediksyon ng ating Panginoong Diyos. Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy, to the only one wise God and Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and evermore. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos at gayon din sa ating patunoy na pangwakas na ating pong inaawit sa piling ng ating Panginoong Diyos at gayon din sa bawat isa, lalo na sa panahon na ito ay ako pinaniniwala na talaga naman magagawa natin ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay sa mundong ito, isang bagay na hindi natin magagawa kung hindi tayo hindi magagawang nag-iisa. Kaya sama-sama tayo at bayanihan to heal as one act. Magagawa natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang lahat ng problema kung tayo magkaisa. Ang suliranin dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng enhanced community quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 dagling mapaparam at may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng utos ng enhanced community quarantine. Isang bagay na di magagawa, hindi magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang COVID-19 kung tayo magkaisa. Ang COVID-19 tagling mapaparam at may bagong buhay. Mayroong darating na bagong buhay sa Pilipinas. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa bawat bansa.
ng buong mundo sa bawat nilalang at gayon din sa bawat pamilya. To God be the glory. God bless us all more. Bye-bye and bye-bye. Purihin po natin ang Diyos.